video na ito, pag-uusapan po natin si G-Gibbs. So, kumusta na ba si G-Gibbs ngayon? So, kumusta yung G-Gibbs nyo? Mataas ba ang offers sa inyo? So, ginagamit nyo ba siya frequently? Disclaimer po, this video is not sponsored po. So, isi-share ko lang sa inyo yung some tips na personal ko talaga siyang na-experience and encounter talaga. At sa video nga po na ito, isi-share ko sa inyo yung recent lang din na experience ko and recent lang din na na-encounter ko. And mag-share din po ako sa inyo ng some tips na alam ko makakatulong talaga sa inyo when using your G-Gibbs as payment method. And some of you, yung mga hindi nawawalang mga tanong kung pwede bang i-cash out or i-convert to cash si G-Gibbs. Lahat po yan pag-uusapahan natin dito. So, few days lang po, no? Mayroon nga pong nag-PM sa akin sa aking FB page. Anyway, sa mga hindi pa po naka-follow and naka-like po ng aking page, yes po, meron pa tayong FB page. Mami Yam din po yung name. So, ayan siya. And then, nandyan po sa description box yung link ng aking FB page. So, you can follow me on my page para din ma-notify kayo and para ma-update po kayo sa mga ganaps, kasi hindi naman lahat na si-share ko dito sa YouTube. Dadag po kasi nakapag-post din tayo ng mga ganaps and concerns, and some of you may mga concern is nag-PPM sila sa akin, and if I had time then nagre-reply po ako. So sorry po sa mga hindi ko na-replyan agad-agad, kasi marami po talaga akong ginagawa. Anyways, balik tayo sa nag-PM sa akin sa FB page regarding G-Gibbs. So ito po yung concern niya. So nakalagay dito, "Hello po, as lang po sana mapansin," sabi niya. "Bumili po kasi ako ng gadget sa Samsung worth 25,000 pesos. Ngayon po, nung nalaman po nila na G-Gibbs ang pambayad ko, ginawa nilang 31,000 kasi G-Gibbs daw po ang payment method daw. So, kasi akala po nila GCash transaction lang, like sa GCash wallet lang din siguro kukunin yung payment. So, sabi niya, after ko ma-purchase yung item, di ko na natanong kung bakit. May wrong, bakit po kaya ganun ang flow?" So, ang sinasabi po ni Kuya dito is magbabayad po siya through GCash payment. So, nag-agree yung store, of course, kasi tumatanggap nga naman sila ng GCash payment. Pero hindi po sinabi ni Kuya na through G-Gibbs payment pala siya. Which is, sakop din naman kasi siya ng GCash payment. Which is yung store, si Samsung Store daw. Hindi ko alam kung anong brand siya. So, na-mention na lang si Samsung Store. So, nang nalaman daw po ni Samsung Store na G-Gibbs yung payment method niya, nag-a-accept naman. Pero yun nga po, ang binayaran niya, instead po na 25,000 yung babayaran niya dun sa amount na purchase niya, umabot po siya ng 31,000. So, sabi nga po ni Kuya, after niya daw ma-purchase yung item, hindi niya tinanong, hindi niya na naitanong kung bakit naging 31,000 pesos, which is his wrong talaga, na bakit hindi nga naman niya naitanong. Siguro first time niyang gumamit ng G-Gibbs. I don't think kung first time niya, kasi hindi naman kami nag-usap about doon kung first time ba siyang gumamit. Kasi ang kinoconcern niya nga na possible ba or baka na-scam siya ba, yun yung parang concern niya. Kasi nga naman yung item na binili niya, 25,000, so nag-a-assume siya na 25,000 pesos din yung mababawa sa G-Gibbs niya, which is si G-Gibbs na yung mismong magbibigay ng interest kay Kuya, di ba, na which is siya yung G-Gibbs holder. Yun lang naman dapat, di ba? Kasi usually wala na silang kinukuhang charge. Yun yung common, ha, kasi nga yung binayad natin na G-Gibbs as payment method, goods as cash na darating sa store, yun, di ba? Buong-buo nilang matatanggap na yun yung amount na binayaran natin doon nga sa price ng item na yun. So kapag ginamit kasi natin si G-Gibbs as payment method, same as G-Credit, ha, as payment method. So good as cash nilang marireceive yun. So ang concern kasi ni Kuya, bakit parang may patong sila? Kasi bukod nga po sa may interest na pinapatong na si G-Gibbs kapag nag-avail tayo ng loan sa kanya or ginamit natin siya as payment method, may additional patong pa pala yung store. Kasi diba 25,000 pesos yung item, and then ang pinabayaran sa kanya 31,000 pesos, kasi nga daw G-Gibbs daw ang payment method. So diba ang kinuha ni store is 31,000 pesos, and imaminus natin yung sa product na inavail ni Kuya, which is 25,000 pesos. So ang patong nila dun sa product worth 25,000 is 6,000 pesos. So kung i-divide natin yan sa worth ng product na 25,000 pesos percent, so 24% yung kinukuha nilang charge sa total amount or yung price ng product. Yun yung patong nila, kasi G-Gibbs yung ginamit as payment method. 24%, mataas to masyado. 6,000 pesos ba naman yung pinatong sa 25,000 to make it 31,000? 31,000 daw kasi yung amount na na-enter nga po sa G-Gibbs. Then of course, si G-Gibbs, yung 31,000 pesos yung i-interesan niya, diba? Kasi yun yung parang in-enter na amount. So ganun yung concern ni Kuya. So kayo ba, naka-experience ba kayo ng ganung store or ganong shop na tumatanggap ng G-Gibbs as payment method pero meron silang additional charge or meron silang patong like this po? So meron ba kayong encounter na ganun? You can comment down below po para aware tayo dito, ano? Kasi sa personal experience ko, no, early this year, nung January nga po, nung may offer sa atin si G-Gibbs na 100,000 pesos, inabil ko siya and binili ko siya ng digital camera sa Sony worth 45,000 or 46,000 pesos yon. And I-share ko yun sa inyo, ha. So meron akong video niyan, ginamit ko si G-Gibbs as payment
payment method, eh, nakita nyo doon na wala akong excess na binayaran or extra charge na binayaran bukod doon sa price na yun. Kung ano yung price ng camera, yun din yung binayaran ko. Yan yung first time na na-avail ko, diba? Using MagicGifts, big amount pa yun ha, 46,000. And the second time, after a few days, nag-avail naman ako ng laptop sa Acer ha, 44,000 na tayo yun. Basta nasa 40 plus din siya na laptop na na-avail ko, 42 I think. Sa Acer store mismo ha, so sa SM po ito, diba may mga store and shop doon. So doon ako bumili sa Acer store mismo. And just like sa una kong payment sa Sony store is, as is pa rin po yung price ng laptop. Wala po silang additional charges po. Ano po yung price ng laptop, yun po din talaga yung binayaran ko. Then recently lang, no, this month of July, pumunta nga din ako sa SM store and bumili ako ng mga gamit ng anak ko, sis, like bag, shoes, or mga gamit niya na iba. And mga kailangan kong bilhin sa SM store. So gumamit po ako ng GGibs as payment method. So ang nabayaran ko po dyan is 15,000 pesos. And i-share ko yun sa inyo yung tutorial. Kailan lang yun ha. So ginamit ko si GGibs as payment method. And wala naman po silang hinihinging charge sa akin. So ano po yung total amount na nabili ko doon sa SM store is yun din yung binayaran ko. Wala silang additional charges sa akin. Kasi nga, good as cash talaga nilang matatanggap yun eh, diba? So yun po yung naging experience ko, no? So bali 3 times na akong naka-experience ng GGibs as payment method as big amounts na try ko, small amounts na try ko siya. So wala naman akong ganung na-encounter na meron silang additional charge. Pero, flash sale po kasi, meron din po akong pinagtanong ang isang gadget store. I think sa Manila po yun. Kasi online ko lang siya kinontak. Sa page po kasi nila, nakita ko yung mga gadgets na need ko. And then nakita ko dun sa page nila, tumatanggap daw sila ng GGibs as payment method. So ngayon, kinontak ko yung gadget shop na yun o gadget store na yun. Kinontak ko siya. So tinanong ko kung paano magbayad using GGibs. So ang respond po nila sa akin, no, na tumatanggap nga daw sila ng GGibs as payment method. So meron daw po silang ipapatong na 5% sa total amount. So kung 20,000 worth yung gadget na yun, so 5% ng 20,000, yun yung ipapatong nila. Additional yun ha. So bukod yun sa price mismo ng gadget. Kaya napag-isip-isip ko nun, meron palang mga ganung shop or store na talagang nagpapatong pa po sila ng additional charges kapag GGibs pala yung ginamit. So may mga store pala na ganun. Kaya mula noon po, naging aware ako na may mga store, kahit legit po na store ito, is nagpapatong po talaga sila ng additional charges. Hindi ko lang kung for security purposes nila yon or dagdag income nila yon. Kasi as far as I know kasi ano, itong GGibs kasi, pag ginamit kasi natin to as payment method, good as cash talagang darating sa kanila yun eh. Kasi bakit yung mga ibang store, like sa mga malls, mostly sa mga malls, hindi naman sila nag-a-additional charges. Kasi partner nga nila si GCash as payment method, diba? And kasama itong si GGibs, saka si GCredit. So I don't know kung para saan yung additional charges nila. So maybe nga, para sa akin, dagdagkita nila yun. Kasi may nakapagsabi din po sa akin before kasi about GGibs, na kapag daw ginamit natin si GGibs as payment method, is hindi daw agad-agad darating sa kanila yung payments natin. Do may confirmation sa atin, and may confirmation sa kanila, pero hindi po daw agad-agad pumapasok. So may mga ganun daw. So I don't know ha. Kaya sa akin naman, sa experience ko nga po doon sa Sony, sa Acer, sa SM Store, is successful naman po nilang natatanggap yung payment ko. Hindi ko po kasi alam ano yung kalakaran nila sa pakikipag-partner merchant nga po sa GCash, as GCash Payments, ganun po. So hindi ko po alam yung ganun. So this video is for your ideas and para magkaroon kayo ng awareness dito na may ganito pong nangyayari sa GGibs. Baka magulat din po kasi for your future needs, magamit kayo ng GGibs payment tapos maka-encounter kayo ng ganito na may additional siya. So dapat maging aware din kayo, ano, maging aware kayo sa mga ganitong kalakaran din ni GGibs. Kasi sa experience ko, naranasan po na magtanong sa isang gadget store na meron nga po silang additional charge kapag GGibs yung ginamit. And naranasan ko po mismo gumamit ng GGibs na wala namang ganong charges. And tips ko sa mga gumagamit dito ng GGibs as payment method ha. So ito ha, tandaan nyo tong mga sasabihin ko na to. Kasi basic lang to. Pero pag ito hindi nyo ginawa, maaaring malaki ang effect nito sa inyo. So tips ha, kapag gumagamit kayo ng GGibs as payment method, nasa store na kayo, magtanong muna kayo sa store, sa management, or sa cashier ba mismo kung tumatanggap sila ng GGibs as payment method. Kasi mahirap na yung namili na kayo ng item na sa cashier na kayo sa pagdating dun, hindi pala sila tumatanggap ng GGibs as payment method. Tapos wala kayong cash na dala. So mahirap yun. And then second tips po, tanungin nyo kung wala ba silang extra charge kapag gumamit po tayo ng GGibs as payment method, as is ba yung amount na pinurchase natin, yun lang ba talaga yung babayaran natin, or may additional ba silang charge pa. So kung may additional charge, tanungin nyo kung ilang percent, tanungin nyo kung magkano yung additional charge nila pag gumamit tayo ng GGibs as payment method. So eto pa ha, so minsan ang mga store tumatanggap talaga yan ng GGibs as payment method, yung mga legit store. Like sa mga malls, tumatanggap talaga sila ng GGibs as payment method. So tanungin nyo muna ha kung currently
tumatanggap talaga sila. Kasi kuminsan kasi nag-e-error yun. And one last thing about G-Gibbs ha. So, alam ko paboritong-paborito nyong i-discuss itong G-Gibbs. Kung naka-convert ba siya sa cash, kung paano siya i-convert to cash. So, lagi nyo yung kinag-comment and nag-PM pa kayo sa akin. Nagpapa-convert pa kayo sa akin. FYI, hindi po ako trader. Hindi po ako nagko-convert ng G-Gibbs to cash po. And FYI po, si G-Gibbs po is nakakonvert lang po through Gcash Pera Outlet. And if you know Gcash Pera Outlet, hindi po siya for everybody. And na-discuss ko na po yan tungkol sa Gcash Pera Outlet on how it works. So, remember this ha, si G-Gibbs po kasi hindi talaga siya intended for cash outing or cash withdrawal talaga. So, si G-Gibbs po, ang pinaka-function niya is payment method. So, gamitin na lang natin siya as payment method. Kasi ganun din naman yung ika-cash out natin, ipapambili din naman natin. And usually naman kasi ngayon, marami nang tumatanggap po ng G-Gibbs as payment method. So, ganun na lang po yung gawin nyo para hindi na kayo mahirapan. Kasi nga po, yes, possible po na makakonvert natin si G-Gibbs through other ways and through traders po. Pero talagang lulobo kayo sa interest dyan. Gamitin nyo na lang po talaga si G-Gibbs as payment method kasi yun naman talaga din yung function niya. And ganun din naman eh, kung i-cash out nyo, ipapambili nyo rin naman. So, yun na lang din ang gawin nyo. So, ang lawak na rin kasi ng scope ni Gcash payments talaga na halos lahat ngayon. Padining mo yan, shopping appliances and etc. And many more pa po. So, tumatanggap sila ng G-Gibbs as payment method. So, ganun na lang muna yung gawin nyo. Kasi hindi po talaga pang masa si Gcash Pera Outlet. So, may mga nagko-convert po niyan. Pero parang hindi po talaga siya ka-generic talaga. Hindi lahat nag-accommodate ng mga ganito. So, mas maganda talaga na gamitin niyo na lang talaga si Gcash as payment method. So, maybe magpa-part na lang po ako ng video about Gcash kasi medyo mahaba-haba talagang usapin ang Gcash. You can comment down below po sa mga concerns and experiences regarding Gcash payment and address and anything that is related to Gcash. You can comment down below. So, para sa next time, ma-feature ko yung mga comments niyo and mapag-usapan natin yan. Kasi hahaba na po talaga yung video pag talagang i-push ko pang pag-usapan yung iba pang mga concerns regarding G-Gibbs. So for now, yan lang muna yung pag-uusapan natin. And i-update ko na lang po kayo time to time regarding this matter. And then, kinapat po nakasubscribe kayo. Click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. So bago po kayo mali sa channel ko, please don't forget to like and share. I hope po may natutunan kayo sa video ito. Thank you for watching this video. Bye!